Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat dyan. Dito po tayo para i-unbox po itong jigsaw na binili natin galing po sa Shopee sa halagang 2,899. Buksan na po natin guys at tingnan ang loob kung solid ba ang halaga ating bidayan. Balot na balot po yung ating jigsaw. Ito na po guys yung ating jigsaw toolsin po, 800 watts, 800 to 3200 rpm, variable speed po. Meron po siyang 6 speed variable. Ah, 20mm yung ano po niya, stroke length yung ano po ng ano niya ng lagari. Tapos meron po siyang laser dito po. Laser. Tapos position optimal, for optimal position. Left and right po yung ano niya, yung 45 degrees angle. Tapos dito naman po sa ano niya, blade niya, hindi na po natin kailangan ng tools kasi mayroon siyang ano, yung inaano na lang, yung pinipihit na lang para maano yung ano niya, tools, yung ano na blade. Tingnan po natin guys ang loob. Ito yung guide niya, yung horizontal guide, yung lapad ng ano ng ating kinakat na plywood ba o kahoy. Ito yung nilalagay sa ano niya, lead base. Ito na po guys yung manual niya. Manual ang laman sa loob. Tsaka yung ano niya, bleed. Yung pinadalang bleed. Buksan ito natin. Yung adapter po ng vacuum. Kung gusto nyo pong ano, walang dust, walang alikabok, gusto nyo gumamit ng vacuum, ito po yung adapter niya, nilalagay ko dito. Ito na po guys yung jigsaw natin. Ito po yung ano niya, 6 speed
from one, from one to six. Kung gusto nyo pong mahina yung under, gusto nyo mahina lang, ilagay lang po natin sa 5 or 4. Huwag natin ilagay sa 2 or 1 kasi yung bleed niya hindi gumagalaw. Doon lang po tayo sa ano, sa 4, 3, 4 to 6. Ito po yung nakalagay dito. Ito po. Variable speed. Ito po siya. Tapos ito naman pong ano, laser. Yung laser po. Ito po. Pag pinindot po natin ito mo, lalabas yung ano niya, yung ilaw niya dito. Makikita po natin mamaya pag finishing na natin. Tapos ito po yung sinasabi ko kanina na hindi na kailangan ng screwdriver para ilagay yung blade. Ito po, dito po, ito pinipihit lang ganyan. Kasi yung dati yung nakasanayan natin, bago ilagay yung blade, mayroong ano dito, dalawang screw na ginagamitan natin ng flat screw or Phillips screw. Ngayon po yung bagong design na ng mga ano, jigsaw, hindi na kailangan ng mga screwdriver or flat screw, Phillips screw. Ganito lang po, tingnan po, pinipihit natin dyan, tapos lagay natin yung ano, blade. Ganyan. Sa paglagay po ng blade, pag pinasok na natin yung blade, mapapansin po natin na parang mayroong spring sa loob. Isagad po natin yung spring. Tapos ano, i-release po natin yung ano niya, lock. Tapos yun na yun, hindi na matatanggal yung screen. Kuha nyo mo guys. Tapos pag tinanggal nyo yung blade, kailangan hawakan nyo po yung blade pag tinanggal, kasi kung hindi nyo hawakan yung spring, yung blade, kasi may spring sa loob, yung blade tumatalbog. Tingnan nyo po, hindi ko hawakan yung blade. Pag pinihit ko po yung lock nya, tatalbog po ito. Kailangan po hawakan yung blade para nito malbog. Ayun, hawakan ko. Tapos pihit ko dito. Ayan. Tapos balik. Ayan. Ayan. Tapos ito naman po. Ito yung ano ng alikabok. Protection ng alikabok. Dito sa ano natin. Laser. Laser. I-release ko nang muna po yung ano, yung blade baga mo tayo masigatan. Tapos dito lang naman po yung ano natin, yung orbital position. Ito po yung orbital position from 0 to 3.
pag plywood po yung inaano natin, yung tinatabas natin, dito lang po tayo sa zero. Ito po yung zero. Ito po yung zero. Zero at saka one pag plywood. Ganyan. Plywood yan. At saka dito. Plywood. Pag nasa ano naman tayo, sa mga kahoy or metal, dito po tayo sa 2 or 3 pag kahoy. Ayan. Kasi ito pong orbital position, siya po nagko-control sa ating guide dito, sa ating roller guide. Pag sinilik po natin dito sa orbital position, ito pong yung roller guide natin, umaano siya, yung parang sumasayaw, yung blade ng jigsaw, parang tinutulak niya, yung blade ng jigsaw. Kaya, kung kahoy, para hindi ka mahirapan, tapos hindi mo na masyado i-diin yung jigsaw, dito ka nasa 2, hindi 3. Para hindi ka mahirapan sa pag ano ng jigsaw. Pag ano dito, pagtulak, hindi mo na siya masyado itutulak, kasi ito mismo nutulak na niya yung blade para kumain doon sa kahoy. Huwag po natin gamitin dito yung ano, yung sa plywood, kasi pag ginamit po natin ito doon sa plywood, yung plywood po rough yung ano niya, resulta hindi malinis yung kain niya doon sa plywood. Pag nilagay po natin dito sa 1 at 3, tapos dito na lang po, ito po yung ano niya, yung horizontal guide, para straight po yung ating ano, yung ating, para straight po yung ating tabas. Ito po yung nilalagay dito sa ano, para straight po yung ating tabas. Tapos ito naman, ito naman yung adapter niya, para ito sa vacuum. Kung mayroon kayong vacuum, gusto nyo yung vacuumin yung mga ano nyo dito, mga alikabok, yung mga sodas na galing dito, lagay nyo po dito. Ganyan lang. Ito po, ito. Meron ano yun dyan sa kilid. Ganyan. Pag napasok na, ano nyo lang, anong tawag dito? Yung parang iikot lang. Iikot. Ganyan. Ito. Ganyan. Tapos ilagay po natin dito yung ano, yung vacuum. Tapos ito naman yung ano niya, Allen wrench. Ang gamit naman po dito, ginagamit po natin siya dito po. Dito. Ayan. Para po sa atin, dito po, left and right position, 45 degrees. Ito, ganyan. Left position, 45 degrees. Tapos right position, 45 degrees. Ganyan lang po. Tapos 90 degrees position. Ganyan.
Makikita nyo po dito, mayroon lang nakalagay dito, 90, 0, 0, tapos dito, 45 degrees, dito po, 45 degrees. Yan po. Pag binalik po natin siya sa kanyang position na 90 degrees, mayroon pong 0 dyan. Yan. I-ano po natin siya, ilagay po natin siya sa 0. Para yung pagka-plastop niya, hindi tabingi. Plastop niya. Sige po. Subukan na po natin yung ating jigsaw. At yun nga pala, ito nga pala, dito kailangan natin nung yung adapter, yung ano, ito po, kasi bilog ko ito, kailangan nalagyan ng ganito, ganyan po. Maliban na lang kung ang gamit yung extension, yung universal, katulad nito, katulad nito po, yung bilog po rin dyan, pwede ito ilagay, pwede rin ito ilagay. Ito po yung universal, mayroong ano, mayroong bilog yung ano nya sa kanan nya. At sya nga pala guys, pag naglalagay kayo ng bed, kailangan po ito naka-unplug. Naka-unplug po dito para iwas po sa aksidente. Baka umaya nakahawa kayo sa bed tapos biglan yung ano dito mapindot. At saka ito nga pala, pag gusto nyo pong tuloy-tuloy yung under, ito yung ano nya, pindutin nyo dito tapos ito pindutin nyo rin ganyan. Yan. Yan. Ah. Yan. Magpapansin nyo mamaya pag naka-under na. Sige po, subukan na po natin. Hindi na lang ako gagamit dito kasi yung extension ko universal. Ito na lang, i-direct ako na lang ito dito. Tingnan po. Sa lahat po ng klase na jigsaw na ganito yung mayroong 6 speed, sa lahat ng klase hindi talaga kikilos yung ano niya. Yung ano niya dito. Ganyan. Ganyan lang siya. Ganyan lang yung function niya. Kailangan po ilagay lang po natin sa number 3. Number 3. Ito. Kung gusto nyo yung medyo mahina lang yung ano nyo, under. Ay, ayaw nyo pala. Gusto pala yung sa 4. Pero iwan ko lang kung meron ng bed kung under pa. Pero sa 4 under na ito. Ayan. Ngayon na lang yung 4, tapos sa 5, tapos sa 6, sa 6 po, tapos ito naman po yung ano natin, yung sinasabi ko kanina, yung laser. Yes sir. Kung gusto nyo may guide kayo dyan, ito po, pindutin nyo na ito. Yan. Yan.
i-ano nyo lang ito sa ano, sa yung sa line niya, yung laser. Lagay nyo sa yung line ng ano nyo, lapis nyo dyan. Lagyan nyo lang. Ayan. Isang pindot lang po, ganyan. Tapos ito naman po yung ano niya, yung orbital position. Tingnan niyo po ito. Ito yung tikilos pag sinilip natin. Sa ano? Sa orbital position. Yung inaan natin para maklaro yung kilos dito. Inaan natin. Yung ano guys, yung pag naka-orbital ka, yung blade parang tinutulak niya para kumain. Kaya pag ginamit mo ito, yung tulak mo hindi na masyadong, hindi mo na masyadong malakasan. Yung mahina lang, anuhin mo lang yung kain ng ano niya, ng blade niya. Ilagay natin sa zero. Pag naka-zero tayo, ito hindi na to kikilos. Okay, pag naka-orbital tayo, kikilos po siya. Yan ang magandang guys dito sa ano. Tapos ito naman yung sinasabi ko kanina. Dito, itong ano natin, kung gusto niyo continue. Hindi na kayo mag ano dito sa switch niya, pipindot para steady yung under niya. Pindutin niyo lang ito. Tapos ito. Yan. Ganito yun lang under niya. Ito pa yung lock ito na ano. Switch. Tapos pindutin yung pinto. Hindi ko nilalagay ito. Sa tingin nyo guys, yung ano natin, yung presyo na 2,899 guys, tingin ko guys sulit na tayo dito sa toolsin na ito. Kung pag-usapan naman yung tibay, palagay ko guys kahit China ito, siguro ako matibay ito guys. Kasi sa design niya guys, ano siya, pang industrial siya guys. Pag sinabing industrial guys, ano po siya guys, yung piling-kili, yung talagang matibay talaga. Kahit China, piling-kili ito siya guys. Na yung kung sa ano pa, kung sa pagpili pa ang pag-usapan, nabibilong siya guys sa mga pang ano talaga nito, pang matibayan. Kaya sulit na tayo guys dito sa ano natin, sa 2,899. So rin guys, yung ano natin, yung ano natin, manual. Later guys. So
Salamat guys sa sa panonood ninyo sa video ko, at huwag niyo nang kalimutan sa pag-like at sa pag-subscribe para sa susunod guys. Mayroon ba kayong mapapanood mga video ko? Siya nga pala guys, gumawa po ako ng ano, ito palang jigsaw ko guys. Binili ko po ito kasi po siya nga pala guys, dati pag meron tayong nakita ng ganito, bilog yung ano niya, saksakan niya, ibig sabihin ano ito, one tin noon, yun noon dati one tin ito, pero ngayon yung ganito universal lang, meron ng ano 220 240. Para masiguro po natin guys, tingnan po natin dito sa ano niya, dito sa voltage. Rated voltage niya guys 230 to 240 volts. Ibig sabihin guys, hindi ito 110, 220, 230, 240 ito guys. Kaya maaari na natin i-ano dito, isaksak dito sa bilog na ano, bilog. At saka sa mga walang ano dyan, yung mga outlet nila hindi bilog, yung plat, yung ito mga pinapasok, kailangan ito lagyan, palitan, bilhan natin ng ano, ng plug na plat, hindi yung bilog. Ganyan. Tapos kung gusto nyo naman ng ano, yung mga outlet nyo dyan universal, para hindi na kayo bibili ng ano ng ganito, palitan nyo na lang. Kasi kung makabili kayo ng tools na plat ng ganito, yung ano niya, plug niya, pwede naman nagagamit. Halimbawa ito plat, pwede rin dito. Tapos ito bilog, pwede rin dito. Para ano, para hindi na kayo magagasto sa ano, bumili na kayo ng mga outlet na universal. Marami namang nabibili ngayon kasi kadalasan ngayon yung mga outlet kahit saan, ito na yung ginagamit, universal na. Kasi iniiwasan nila na ano, na yung mga trabaho nila, yung mga trabaho nila, ano, ng talong ito, yung madili. Madili. Kaya yun ang gusto nang gamitin natin. Kasi pwede naman ito gamitin dito sa ano, universal. Kaysa bumili ka ng hindi universal, ito hindi mo magagamit. Kung wala ka ng ganito, tatakbo ka pa sa labas. Kung malayo yung bibilhan, hindi maano yung trabaho mo. Hindi dapat. Isa sa gist ko, universal lang yung mga outfit natin na mga luma. Palitan lang natin mga universal para yung trabaho natin tuloy-tuloy. Okay guys, salamat po sa panonood. Thank you very much. God bless. Salamat sa panonood guys, at huwag nyo na rin kalimutan sa pag-like at pag-subscribe sa mga video ko para sa susunod updated po rin, updated kayo sa mga video ko. As yan na pala guys, kaya nga pala ko ito binili kasi meron akong ginagawa na ano, na barber chair. Kasi po isa ko akong barbero,
wala ko pambili ng upuan ng barber shop, kaya ako na lang po ang gumawa. Sa susunod guys, papakita ko sa inyo yung barber chair na ginawa ko. Thanks guys, thanks.